Good afternoon, brothers and sisters. In every arrival, there is a moment of waiting. And in every welcome, there is a preparation. Sa bawat pagdating, ay mayroong paghihintay. Sa bawat pagtanggap, ay mayroong paghahanda. Advent is the time of preparation. We are preparing for the birth of our Lord Jesus Christ. We are preparing to welcome the Messiah. And when it comes to preparation, wala nang tatalo pa sa mga Filipino. We Filipinos prepare for Christmas for almost 4 months, starting from September until December. We have the longest Christmas, not celebration, but preparation. Imagine from September until December. September pa lang. But those are superficial preparation. But actually, the hospitality of the Filipinos is beyond compare. Ibang klaseng maghanda ang mga Filipino. Naalala ko noon kapag sa mga baryo na pupunta kami at nagbimisa, kapag nakikitira kami sa mga bahay, talagang yung mga kubyertos, mga kutsara, mga tinidor na hindi ginagamit ay nailalabas dahil merong espesyal na bisita. Ang mga kumot na inalmirol sa 7 texts, sa mga probinsyano dyan, alam nyo kung sinasabi ko sa 7 texts, ito inilalabas dahil merong espesyal na bisita. Kaya nga, during this time of Advent, the Church is calling us also to prepare for our special visitor. And our special visitor, as we all know, is no other than Jesus Christ. And the Gospel today, we have a special figure in the person of John the Baptist. In the first part of the Gospel, we heard of different names, Tiberius Caesar, Pontius Pilate. We know of Pontius Pilate. Herod, we heard of him. Philip, sometimes, Lysanias, and Annas and Caiaphas. Bakit kinakailangang ilabas ito ng ebanghelista? Upang ipakita sa atin na totoong naganap the history of the Christ event. Na nangyari talaga na dumating si Kristo at ang kapanganakan ni Kristo ay hindi lamang gawa ng mga naunang Kristiyano. At si San Juan Bautista nga ang nagtuturo sa atin in our gospel on how to prepare for the coming of our Lord. Okay yung mga Christmas trees, walang problema sa mga Christmas lanterns, sa ating mga decoration, no problem. Pero ang sabi ni St. John the Baptist, we have to prepare first and foremost by repentance. Pagsisisi, pagtalikod sa ating mga kasalanan. Sa mga nagtatampisaw sa kasalanan, ito yung panahon upang tayo'y magbalik loob sa Panginoon. Pero kinakailangan nating tanggapin, repentance must also have first and foremost acceptance. Acceptance na tayo ay marunong o nagkasala. Aside from repentance, hindi lamang pagsisisi, bagkos ito'y nagtumutulay o tumutuloy sa pagpapatawad ng mga kasalanan. The Gospel says, which led to the forgiveness of sins. So hindi pala useless yung ating pagsisisi dahil ito'y may kaakibat na pagpapatawad ng mga kasalanan. Second, preparation. Papaano tayo maghahanda sa pagdating ng Panginoon? Invite others to repent. Kausapin, imbitahan ng ibang tao na magsisi sa kanilang kasalanan. Medyo nakakatakot ito. Kasi kapag sinabi mong invite others to repent, ang agad na sasabihin sa atin, Father, baka sabihin plastic ako. Baka sabihin hipokrito ako. Kasi ako isang makasalanan, bakit ko hihimukin ang aking kasamahan na magbago at iwasan ang pagkakasala? Sometimes we have that mentality. We do not want to force our morality on other people. Sabi natin, do not impose your morality on us. We do not want to impose our morality on other people. But that is actually wrong. Because we do not impose our morality on other people. No, it is not our morality. It is Christ's morality. It is the morality that came from divine law. Higher than the natural law. And much higher than the human law promulgated by us, by human.
So yung ating morality ipinapakita at itinutuwid ang ating kapwa, ito'y hindi nagmula sa atin. But this is Christ's morality. The morality that came from the divine law. Sa utos at sa banal na utos ng Diyos. Halimbawa na lang, kung ikaw ay isang mekaniko, kapag ka ikaw ay takot na ituwid ang pagkakamali ng iyong kliyente, papaanong matututo ang iyong kliyente? Papaanong malalaman ng kliyenteng mali yung kanyang pagdadrive kapag ka hindi ka marunong magtuwid? Papaano kung ikaw ay isang teacher at takot kang magtuwid sa iyong estudyante? Papaanong matututo ang iyong estudyante kung ikaw ay takot na magsabi ng kanyang pagkakamali? So it is not easy. It is not easy to invite other people to repent. Pero kinakailangan natin gawin, as Christians, as Catholics, it is our obligation also to invite other people to repent. Hindi lamang sa simbahan, bagkus sa ating mga pamayanan. Kung ikaw ay isang kaibigan at kinukonsente mo ang pagkakamali ng iyong kasamahan, ng iyong kaibigan, sa palagay ko, hindi ka tamang kaibigan. Oo, dapat nating damayan, subalit hindi natin dapat konsentihin ang kanyang pagkakamali. Hindi ka pwedeng manatiling neutral, sasabihin mong, dito lang ako sa gitna, para wala akong masaktan na tao, tatahimik na lang ako. Hindi na lang ako magsasalita. Sabi nga, di ba, para manalo ang kasamaan, kinakailangan lamang na tumahimik ang mga taong na mabubuti. So kinakailangan natin bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, to repent, and second, to invite others to repent. And third, to turn people's attention to Christ. Na lahat ng ginagawa natin, this is not for us. Just like John the Baptist who said, make ready the way of the Lord. Hindi niya sinabing, make ready the way for me. Hindi. Ang sinabi niya, someone is coming greater than I. I am not even worthy to untie the strings of his sandals. So ang lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, is for Christ. To turn people's attention to Christ. He is the reason for our preparation. Welcome Him, honor Him, and stay with Him. Kapag ang bisita dumating sa bahay, siya'y ating kinakausap. Naghahanda at ating kinakausap. So lahat ng ating ginagawang paghahanda na ito, hindi para maging masaya tayo sa Pasko, kundi para maging masaya yung bisitang darating sa atin ngayong Pasko. Kailan ba tayo dapat maghanda? Every day, hindi lamang tuwing Pasko. Kasi hindi natin alam kung kailan ang pagdating ng ating Panginoon. Favorite story ko ito tuwing ako yung nag-homily when it comes to preparation. May dalawang magkaibigan na mahilig sa basketball. At ang sabi nila, pangako natin sa bawat isa, kapag tayo namatay, pagdating sa langit, babalik ang isa sa atin. Kung sino man ang mauna sa ating mamatay, ay babalik upang sabihin kung mayroon bang basketball sa langit. Namatay ang kanyang kaibigan at sa panaginip ay nagpakita sa kanya. At ang sabi, Tol, good news and bad news. Anong gusto mong unahin? Ang sabi ng kaibigan, yung good news muna ang gusto kong mauna. At ang sabi, good news, tama, may basketball dito sa langit. At ano naman yung bad news? Bad news, kasama kang maglalaro sa first five bukas. Imagine yung shock ng kaibigan dahil kasama na pala siya sa maglalaro sa first five kinabukasan. Sa langit. Sa langit, hindi dito sa lupa. Kaya nga ang ating paghahanda, our preparation is an everyday preparation for the coming of our Lord, not only this Christmas, but for the coming of our Lord in our lives. And hopefully, handa tayo anytime na tawagin tayo maglaro sa first five ng ating Panginoon. Let us all stand and profess our faith.